So yung isa sa mga binibreak ko as an artist na to be multi-talented na hindi lang ano, puro hugot song. So medyo iba yung flavor ngayon ng concert. Yung mga kanta doon, choices mo lahat or sila yung naglatag sa'yo? Ano yung naging collaboration niya for the pag, songs? Ano, pag sa mga concerts ko, ang lagi ko kasing musical director si Butch Miraflor. Mm-hmm. And we always make it a point na merong story yung concert. Kung bakit ba natin ito ginagawa and all. So lahat ng songs nagre-revolve doon sa story and yung sa mini kung bakit namin ginagawa yung concert. Diba kanina may ginawa ka, sabi mo, unang-unang ginawa mo pa lang, napasabog. Ah, paano ba yung ginawa mo preparation? Preparation? Nagpe-prepare ako. Nagpe-prepare ako actually, ano, tapos after cancer, yung aking musical play. Ayun, mapalakas na ako. Pero ano, I mean, I appreciate the audience kasi somehow na-appreciate nila yung effort ko. And gusto ko lang, since birthday ko, talagang take a leap na basta, bahala na, gagawin ko to. Ganun. Sino nag-concept nung araw mo pero nag-ganong pasabog nila? Alam nyo na kung sino. Hindi, kasi, ano eh, ah. We are, yung concept noon is, we are aiming na parang to have a sexy dance with these people who work in clubs na parang para makita nila that it's not very malicioso. Mm-hmm. There's still class in such dancing na it's an art. So, yun yung goal noon. Pero yung tanong nyo, alam nyo na ako, sino yung Nanay Jobert? Oh. And you know, and it's very interesting kasi it's like empowering these people who work in such kind of industry. Very legendary din yung mga ano, yung mga naging guest mo dito, sila si yes. John Polistico, oh, sila Miss Eva. Nakatawa. Saka legendary din yung ganap kanina, di ba? In-expect. Alam mo, I was so excited with our duet, but you know, some things happened and you know, sayang, sana po narinig niyo, sobrang it was a good song. But you know, iniintindi ko na lang siya. Pero yun nga po, lahat naman tayo kasi may pinagdadaanan and for me, iba yung, siguro iba lang ako eh. Kasi para sa akin, kahit ano mangyari, the show must go on. So, yun lang po. Tapos kanina may nabang... Were you offended pag walkout? Hindi po. I actually respect her as a core artist. And, siguro may mga iba-iba talaga tayo siguro ng threshold pagdating sa mga pinagdadaanan. Diba, sabi nga nila, walang maliit at malaki. Kung para sa iyo maliit yung pinagdadaanan wala lang yun, pero sa kanya means a lot. So I have to be on the high roads to understand her kasi syempre it's very very sensitive yung issue sa kanya. Bali dito na pumapasok yung mga level of professionalism. Yes, opo. If you can kasi yun nga. Katulad yung sinabi ko kanina, lahat naman po tayong pinagdaanan. Pero iba-iba lang tayo lang. Yung kay Jano, di ba supposedly? Oo. Kasama rin siya. Oo, magkausap nga kami sa Instagram. Di ko alam anyari. So, walang siya ka daw kung nasan siya. Oo, kasi kinakontak siya. Nag-ghosting ka ba? Oo, I was ghost twice. Di, joke lang. Ayun, nag-usap kami. Sabi niya pupunta siya, hindi na siya makontak. Ayun, so, meron akong parang, pag dumating si Kuya Jano, ito gagawin niyo. Yung small brothers. Kung di siya dumating, are you ready? Ayun, yun, pala may mga backup. Tapos kanina may nababanggit ka rin, parang twice mo nabanggit yung, parang na-feel mo na nag-give up ka na. Then, ano ba nangyari? Paka-share lang ng kapraso. Kasi, yun nga, I was with a company before, and parang two years akong nag-strive hard na pakita yun, kaso walang nangyari. So, para kasing, yung sa spawn ng life ko kasi, I was studying, tapos gave up yung studies ko for music because it's the thing that I love. So, yun, parang, nung walang nangyari, nung nandun ako sa company na yun, sabi ko, aral na lang kaya ulit ako. So, tinapos ko yung marketing ko. Tapos, yun nga, ang destiny sobrang mapagbiro eh, na
nag-design ako, sige, maging ahente na lang ako ng ano, bibenta na lang kondo. Okay na, basang gusto ko lang umunlad yung buhay ko. Ayun, biglang dumating si nanay, subukan daw. Ay, yung dad ko, konsentido, kung anong nasa puso mo daw, sundin mo. Ayun, kaya laban ulit. First love mo talaga singing? Opo, kasi singing is my way of releasing my emotions, whether I'm sad, happy, yun. So, siya yung musika talaga yung karamay ko sa lahat ng mga pagsubok ng buhay ko. Since kanina meron ka ng pasabog number, would we be expecting more of that sa mga ibang magiging shows mo? Tignan natin! More? Kaya mo naman ka ng patintigan? Higher venue, more! Diba? Last two questions! Ano na lang? Birthday wish na lang. Yes. Birthday wish ko, siguro ano, good health sa mga, sa parents ko and kay nanay. And sana yung chance na matagal ko lang hinihintay magbigay na sa akin ng ating industriya. And so, and syempre good health din sa akin para at least kung dumating man yung panahon na yun, ma-achieve ko. And last question, are you currently single? I'm single. Available? Single. Okay. Thank you. Thank you. Happy birthday. Happy birthday.